And dear participants, address na po tayo doon sa pag-create nyo po ng class. So, balit lang po ulit kayo doon sa homepage ng Google Classroom. Then, pagkabalik nyo po sa homepage ng Google Classroom, pindutin lang po ulit natin yung plus sign. Ayan. Pindutin lang ulit natin yung plus sign. Pag-click po natin yan, kanina po nag-join, ngayon po, click po natin yung create class. Ayan, mag-create na po tayo ng sarili nating class. So, click lang po natin yan. Then, magpa-prompt lang po yan na as much possible, advice po na G Suite account. Pero, click nyo lang po to, then hit continue. Yan lang po, check nyo lang po yung I have read and understand, then hit continue lang. Pagka-click nyo po na mag meron po mga details na kailangan nyo pong i-provide. Pero ang required lang po dito ay yung class name. Yung section, subject, and room ay pwede po, optional po yan. Pwede po hindi po lagyan. Sa class name po, meron po mga options. Hey, meron po mga options kayo pagdating po sa class name. Pwede po kayo magbigay per class nyo or sa section nyo tulad po nung ginawa ko sa previous account ko po, saan ba yun? Yan. Pwede ko lang po yung sample sa inyo ng exam ko, anong mga classes ko. Ngayon po ay based po sa subject na tinuturuan ko, based po sa section. Isa lang po kasi tinuturuan ko sa bali dalawa, yung tinuturuan ko po sa public, CSS 9 saka CSS 10 po. So, dalawang grade level po yun. And bawat po grade level, meron po akong dalawang batch. So, yung ginawa ko, meron po akong grade CSS 9 batch 2, CSS 9 batch 1, meron pong CSS 10 batch 1, and batch 2. So, bali, apat po ang ginawa kong class para po dun sa handle kong 4 classes ko para sa public. Ngayon, pwede niyo po yung gayahin per section or per class po talaga. Ang advantage po kasi niyan ay hindi po pwede naman po kasi pagsama-samahin. Kung hawak mo ay grade 9, lahat yung pagsasamahin mo grade 9, then isang class na lang, pwede naman yun. Yun nga lang, pagdating sa pag-record, mahihirapan kayo kasi nga, kailangan pang isegregate yung mga estudyante mo, ito yung para sa section sa batch 1, ito yung sa batch 2. So, medyo madali sa umpisa, pero sa dulo, mahihirapan kayo. Kaya advisable yung second option o yung ginawa ko na per class yung gagawin mo. So, kung handle mo ay 6 na class, then 6 na class yung gagawin mo. Then, yung isa, may plus 1 lagi yan. Yung plus 1 is for remedial. Kung sakali man na may mga estudyante ka na tingin mo nahihirapan sa subject mo, pwede ka mag-create ng another class for remedial. Then, pwede mong invite yung mga estudyante mo doon na advanced para sila yung magturo doon. Then, magpa-create ka ng isang class na kung saan yung mga advanced learner yung mag- tutulong sa mga estudyante na nahihirapan. Okay? So, yun po. Yun lang yung advice. Pero hindi ko sinabing gawin niyo po. Ano lang po yun? Advice lang po. Dito wala po akong ginawa. Kasi po, ang ginawa ko dito, kung sino man na nahihirapan, totally chinachat ko agad kung sino. Yung nahihirapan sa klase ko. Okay po. Balik po tayo doon sa ginagawa po natin. So, sa class name, I give you time para po magbigay ng class name. Pwede pong sample lang muna kung gusto niyo po ngayon. Pero po yung sa subject ng tinuturuan niya. Halimbawa, ako po, lagay po ako ng tinuturuan ko, CSS. Halimbawa, 8 lang po. Kasi meron na po akong 9. CSS 8 po yung gagawin ko. Then, batch 1. Kung ayaw niyo po dito, pwede niyo po ilagay sa section. Section, batch 1. Yan po. Nga po pala, mas maganda po kasi sa class name, ito po kasi yung generic, yung subject name niyo po. Pero kung gusto niyo siyang maging personalized na kung saan maging outstanding kung sakaling lahat kayo gumagamit ng Google Classroom at makikita ng mga estudyante sa dashboard niya na ang dami ng bawa ito. Ayan, ang dami ng mga klase halos pare-pareho lang. Para mag-stand out yung sa'yo, pwede mong gawin ay ilagay mo yung pangalan mo katulad nung ginawa ko dito sa
personal account ko, Sir Kevin's Google Classroom Tutorial. So, may pangalan ko. So, indicated yung pangalan ng teacher, then yung subject niya. So, kayong bahala. Then, dito yung section dyan, blessed not. So, kayong bahala. So, gawa-gawa ko lang yung blessed not. Medyo LSS ako dun sa Sunday best. Okay. And, yan po. Subject and group. Optional po yan kung gusto niyo po siyang ilagyan. Okay. So, subject ko, computer. System. Service. Sorry. Wala pong 8 ata sa CSS. It's just po ata. Anyway. Pag okay na po, create na lang po. Pag tapos na po sa details, create lang po. Huwag po kayo mag-alala kung sakaling hindi po kayo decided kung ano pong class name. Pwede po siyang i-edit mamaya. For the meantime, provide lang po kayo ng class name, section, and subject. Ano po? Pag-click nyo po ng create, ito na po yung bubungan sa inyo. Yan na po. Lahat po ba nakapag-create na? Chat na lang po para po or mag yung audio feedback na lang po para alam ko po kung makakasunod. Meron na pong nag-i-invite. So mamaya po, bigyan po kayo ng time para po makapag-invite ng students. Okay? Wag mo may iba po kasi excited magkakaroon ng estudyante. Binibigay na yung class code nila. Okay. So mamaya po, bigyan po kayo ng time para po makapag-invite po kayo. Okay po. Ngayon po, ang unang gagawin po natin ay ipo-personalize po natin yung Google Classroom. Bago tayo mag-invite, make sure ready yung classroom natin. Diba sa, kaya tayo may mga brigada eskwela. Kasi kailangan ma-prepare yung classroom natin na maayos, malinis, diba? At conducive for learning. Same with Google Classroom. Kailangan, kaya na siyang tingnan, pagpasok ng estudyante, all set na. So, uupo na lang yung bata, dito naman, eh, i-review na lang yung classroom mo. So, meron tayong personalization. Pero kung ikaw naman yung teacher na simple lang, okay na yan. So, wala nang problema. Pero sa mga gustong i-personalize, meron siyang personalized touch doon sa classroom niya, ito po yung mga pwede natin. Okay. Una po dyan yung kanina, yung sa name. So, halimbawa, CSS8 lang po yung ginawa ko. Sinadya ko po talagang CSS8 lang muna. Nagbago po yung isip ko, gusto ko siyang personalized for new normal education. So, click ko lang po ulit yung gear icon. Saan ko po kinilik yun? So, dito po sa upper right corner, meron pong gear icon. Click lang po natin yan. Then, pupunta tayo sa class settings. Sa class settings, ito po yung class details. Pwede po natin i-rename yung class. So, dito, lagay ko dito, halimbawa, Sir Kevin. Sir Kevin, CS8, 8 class. Ayan po. Meron na po siyang personalized touch. Pangalan po, syempre. So, class description, kayo na pong bahala kung gusto niyo po siyang lagyan. For this demonstration, hindi ko na po siya lalagyan. Once done, pwede ko na pong i-click yung save. Doon lang po sa mga gustong i-personalize or nagbago yung isip, palitan yung kanilang class name. So, okay na po. Nalagyan ko na po ng Sir Kevin CSS 8 class. Next po. Kung sa subject nyo po ay tingin nyo yung banner po natin o yung nakikita nyo pong image dito na cellphone ay hindi akma appropriate doon sa class nyo, pwede po natin yung palitan. So, dito po sa select in, ayan, nakikita nyo po. Sa mga malalabo po mata, pasensya na po. So, pwede ko po yung zoom ko upon request. Pero dito lang po makikita yan, selecting. So, pag-click nyo po ng selecting, meron po kayong mga several options dito na akma doon sa inyong subject. Halimbawa, kung nagtuturo po kayo ng math and science, so, meron yung mga several templates po dito na pwede nyo pag-pilihan. So, ready-made na po siya. Kiklik nyo lang po yan. Halimbawa, ito, nagustuhan nyo po itong may magnet and blueprint. Once na naklik nyo po yan, make sure lang po merong checkmark. Pag may checkmark na po yan, select nyo lang po yung class name. Since computer po ako, check po natin dito kung may computer.
Ito po, meron po ako nakitang computer sa general. Ayan. Mukhang gusto ko po itong computer. Click ko lang po yan. Then, select class 2. Pag-click ko po yan, automatically, machi-change po yung theme ko. Kasama na rin po yan sa classwork. Mababago po yung kulay. Pansinin nyo po, ang color scheme ko po ay medyo violet, blue-violet. Pag nag-change po ulit ako ng theme, halimbawa po, medyo gusto ko, halimbawa mga green. Ito po, click ko lang po yan, select class theme. Check po natin, ayun, nabago po yung color scheme ko, naging green naman po ngayon. So, depende po yan kung ano yung gusto nyo po yung color scheme, pati yung sa design. Since ayoko po na hindi po siya, mas gusto ko po yung image. And select class din po tayo. Okay na po. So, madali lang po siya. Next po. Yung picture po natin or profile picture, ito po yung gusto nating palitan. Meron po kasi yung pinapakita per class yung picture niyo po. Halimbawa, nasa na ba? Ay, dito pala ako sa... Ito po. Ito po yung mga account ko na walang picture. Yung generic lang po siya. Pero pansin niyo po yung dalawa. Meron po ditong picture ng babae na kasama po yan sa seminar namin sa Google Classroom. Siya po yung nagpa-sample niyan. Pinajoin niya po kami sa class niya. So hanggang ngayon, naka-join pa rin po ako. So yung account niya ay personalized. Meron yung picture po niya. Di ba ang ganda kong tingnan? Lalo po pag photogenic po kayo. So pwede-pwede po yan ilagay. Then ako naman po, logo po ng account ko. So yan, pwede mo pong ilagay yung account. Pero mas formal po, syempre, yung mismong picture po. Para nakikita po kayo ng mga estudyante. Ayan, tanong po, sir, paano po lagyan ng profile picture po? So balik po tayo dun sa account ko. Somewhere. Ito. Okay po. Punta po kayo dito sa hamburger icon, yung three horizontal lines po, doon sa upper left corner. Ito po, galawin ko lang po yung mouse, andyan po yung hamburger icon, kung tawagin po. Parang ko lang sa tutorial yung hamburger icon, daw ang tawag siya. So, ginaya ko naman, kasi magandang pakinggan. Okay po, pag-click po natin dyan, meron po tayong panel dito, left panel, na kung saan may mga options. Punta lang po sa pinakadulo, pinakababa, settings po. Piling ko po, pag-click ko po nung hamburger icon sa upper left corner, lalabas po yung left panel, click lang po natin yung settings sa pinakababa. Pag-click po natin yan, okay, ito po, pwede po natin i-change yung profile picture. So, andyan po yung profile picture natin, change lang po natin yan, then choose your best picture. Pwede po siyang i-upload from your computer. Kung meron po yung nakasave na picture po siya. Pero kung Bitmoji, kung gusto mo po ng Bitmoji, halimbawa, sample po ako dito ng Bitmoji, upload po ako from computer. Na pwede nyo ping sabayan kung alam nyo na po yung procedure. Ako sa desktop. Locate nyo lang po yung Bitmoji file nyo kung nasave mo po yun sa computer nyo. Kung wala po, kung ano lang po yung available para mabilis po tayo. Ayan po, meron po ako ditong pang-profile. Ayan. Pwede po siyang resize, kayo pong bahala kung gano'n po kalaki. So yan. Make sure lang po na ito po na dadag naman po yan. Kayo pong bahala. Pag ito po kasi pinit yung left, ayan, marorotate po kasi siya. Kayo pong bahala kung gusto niyo pong may design. Pero ako okay na po yun din. Okay, so this photo is very small. Do you have a better one? So, magsasuggest siya kung meron. Pero since okay na po ako dito, pwede ka po siyang iset as profile picture. Uploading daw, Sir Jonathan. Okay po. Yun po. Meron po kasi mga instances, yung ginamit nyo po kasing Google account ay hindi po kasi okay para sa inyo. Tulad po niyan. Nakataklob po yung mukha ko kasi rider po ako eh. So, naka-helmet po ako tapos naka-motor. So, hindi po siya appropriate for Google Classroom. Makapagtawanan lang ang mga estudyante ko at tuksohin. So, bigay tayo ng medyo decent. So, nauso naman ang Bitmoji. So, gamitin po natin ang Bitmoji. Tayo sa class.
Okay na po? Uploading. Uploading, sir. Okay po. Ganyan po talaga. Kahit po dun sa webinar ng EdTech, talagang kalawang po nila ay internet connection. Yun. Meron na po nagsabing okay na raw po. Ito naman po, bago tayo mag-proceed po talaga doon sa medyo detailed, ito po yung last one na pwede pong i-personalize. Doon po sa banner or sa theme na sinelect nyo po, kung tingin nyo hindi pa po kayo contento at gusto nyo pong personalize, katulad po nung ginawa ko sa Google Classroom ko na meron akong personalized greetings, halimbawa dito po, meron po akong bitmoji dito, then hello students, welcome to my class. Ayan, nilagay ko dyan yung iba pang logos just in case gusto nyo maglagay ng mga icons. If merong YouTube creator din po kayo katulad ko, pwede nyo pong ilagay din dyan yung logo nyo. So, walang problema. So, kung gusto nyo pong mag-create ng ganito, eh, madali lang din naman po yan. So, hindi po tayo gagamit ng Photoshop kasi masyado pong mahirap ang Photoshop eh. Mabigat po sa laptop. Hirap i-run. So, pinakamabilis po talaga ako din, ang quick editing tool ko po ay yung PowerPoint. So, if you lend me, siguro mga lang to, ilang minutes lang. Pwede hindi nyo na po sundan to, pwede yung panoodin na lang po. Just in case, pwede nyo pong gawin siya mamaya or later after this session. After po ng mga after lunch po, pakita ko lang po sa inyo kung paano siya ginagawa. So, for this demonstration, nod na lang po kayo. Lagay ko po yung screen ko dito. Kita po ba? Ayan po. Ito po yung power presentations ko po. Diyan ko po kiniklik yung sa or ine-edit po yung mga pang banner ko po sa FB. Ngayon po, naggawa po ako ng banner para naman sa Google Classroom. Yung laki po niya, ito po normal lang po ito ha, yung sa design, slide size, widescreen lang po, 16 by 9. So ito po yung naka-landscape. Ang sukat po kasi niyan, kung tatansyahin niyo po sa screen niyo, makikita niyo naman po, ang sukat lang po kasi niyan ay hanggang dito lang po, parang one-third po yung laki niya. So, pwede po siyang ibaba. Pwede po itaas. Kaya kung bahala. Wala naman pong kaso yun eh. Kung gusto niyo pong itaas or ibaba. Pwede naman pong ganyan kung gusto niyo pong siyang i-edit ng mas mataas. Pero ang sukat lang po niya ay almost one-third lang. Hanggat maaari po. Kasi tinaray ko pong full screen. Ang nangyari po kasi ganito. Ito po yung sample ng full screen ko ha. Nung tinaray ko po siya. I-save ko po siya as picture. So, file. Di ba tapos na po kayong mag-edit? File, save as. Then, save ko lang po sa desktop para mabilis po. Ayan. Sample. Google Classroom. Ginagawa ko po dyan, save as image po. Ayan, JPEG. Imbes na normal pong PowerPoint, ginagawa ko po dyan, JPEG. So, file name, then, choose ko lang po yung JPEG. Pag okay na po, save lang. Then, just this one, yung kinilig ko lang pong mismong slide. Yun lang po yung ano. Pag ako slide, edi lahat po yun. Pero kung meron na po yung sinelect na isang slide lang po, just this one. So, ito po yung ginawan ko po ng banner. May side po kasi malaki. Ngayon po, pagdating po kasi doon sa Google Classroom nyo, pag in-upload nyo na po yung photo, ito po yung isang option para ma-personalize nyo po yung kung ayaw nyo po dun sa mga provided na theme. Upload photo po. Then, upload nyo lang po dito. Bro, meron akong invite na. Okay. Select photo po. Then, locate lang po natin yung file. Sa demonstration ko po, nilagay ko po sa desktop. Sample banner. Ito po, GC. Open ko po. Tignan nyo po yung mangyayari ha, kung full screen po. Ito po yung sukat niya, full screen. Ayan po. Ito po yung full screen, ayan. Tinry ko po siyang palakihin. And okay naman po, kaso putol na putol. So, hindi po siya okay. Pag in-okay ko po, halimbawa, ayan po, pinutol ko lang, ganyan. Pag sinelectin ko po, yun na po natin yung mangyayari. Pwede naman siyang i-full size. Ayan po yung mangyayari, full size. So, medyo natakpan na po kasi siya. Kaya hanggat maaari po talaga, i-imagine nyo kung saan nyo ilalagay. For this demonstration, ayan, ginawa ko, in-imagine ko, dito yung kasi yung pangalan ng banner. So, ito, tinapat ko lang, tinansya ko lang, ito yung magiging class ko. So, andito lahat,
sa right side yung design ko. Para ito ay empty, giving space para doon sa pangalan ng class ko. Yung section and yung class ko. So, yun po. So, later po, pwede nyo po yung gawin. I-explore nyo lang po sa PowerPoint kung paano po. Madali na naman po yan eh. Ito po ay word art lang naman po. Then, copy-paste lang po ako ng mga icons. Tapos na po siya. Kaya na pong bahala mag-explore, mag-design. Use your creativity na lang po. At least na-share ko po siya kung paano po siya i-modify or personalize. So, yun lang po. Ang para doon sa stream po natin. So, pagpasok. Ito po kasi yung unang-unang makikita ng mga estudyante. May first impression nga naman, di ba? Pagpasok pa lang, makikita na yung pangalan mo. Then, meron tayong magandang banner, which is personalized. Okay? Compared dun sa mga usual ng provided selective. Next tayo, sa classwork naman po. Okay, sa classwork, dito na ba tayo ng classwork? Okay, classwork na tayo. Okay, people tab. Okay po. Shadow pala akong advance. Okay, after po ng stream tab, punta po tayo sa people tab. Okay, tayo sa people tab. Kasi okay na po yung account natin. Sa people tab po. Sa people tab po, ito po yung kung saan makikita niyo mga estudyante niyo. Sa ngayon po kasi wala pa po tayong ini-invite. Merong dalawang way para ma-invite mo yung mga estudyante mo. Yung una, dito po sa plus sign, you can invite students. Yung icon po ng invite students. Pag kinilip kasi natin yan, ang lalabas dyan ay yung text box na kung saan kailangan mong i-type yung email address ng mga estudyante mo. Eh, ang tanong, alam mo ba yung mga email address ng estudyante mo? Yung iba, hindi ko alam, diba? So, malay ko naman sa mga email ng mga estudyante ko. Kung meron akong data sheet, kung ikaw ay nagpa-survey sa mga estudyante mo, malamang may makukuha kang mga email ng mga estudyante mo kung nagpa-online sila. So, pwedeng-pwede yan. Yung manual type mo lang, copy and paste lang dyan. Ngayon, kung sakaling hindi, type ko lang naman dito, work is my passion. Ayan po, lalabas naman po yan. Lalapag personal email. So, click nilang po yan, then click invite. Then, magsisend yan sa email, then ko-confirm lang po nung estudyante na mag-join siya ng class. So, kung i-invite ko po yan, pakita ko lang po yung demonstration, kinilig ko po yung invite, anong po marireceive ng bata? So, dito po tayo, new tab, email. Pakita lang po sa inyo magiging inbox po ng bata kung ano yung marireceive niya once nag-send po kayo ng invitation. Sa lahat ng application, Google Mail ang pinaka mabagat. Okay, habang inaantay po natin yan, balikan po natin yung class. Ngayon po, ano po ba yung second way para po makapag-invite? Yung second way po, yung ginamit ko po sa inyo kanina, doon po sa stream tab. Sa stream tab po, click lang po natin yung itong parang broken square. Click lang po natin yan, then magpapapap yung pinaka-class code natin. Ito yung kanina nakikita ko sa mga chat room na sinishare na nila yung class code nila kaya para makapag-enroll or maka-join sila sa class. So, ito po yung pinaka-mabilis na paraan para po ma-share natin sa mga estudyante. So, ginawa ko po ito nung may actual class po kasi, pinost ko lang yung sa screen, naka-TV, naka-monitor naman po ako noon. Pagka-flash ko po niya, nag-join lang po sila. Pagka-join, okay, naka-monitor ko po right away kung sino po yung nakakapag-join na. Pero sa situation po natin ngayon, ang mangyayari, through social media. Kung meron po kayong GC na, dati pa, so, kung meron na pong ganun, i-share lang po natin. So, ganun lang po kasi. Pwede po i-status natin na you can join my class, ganyan po, bigay niyo lang po yung code. Problema lang po, dapat alam po ng bata kung paano gamitin yung class code. Kaya, supportahan niyo po siya ng video kung paano po mag-join ng class. Para po, hindi na po magtatanong sa inyo, ma'am, sir, paano po mag-join? So, supportahan niyo po ng video clip. Marami naman pong link ngayon dyan sa YouTube na mag-represent po ng how to join a class. Okay na po. So, yun po yung dalawang way to invite students. So, yun lang po yung kailangan namin ma-invite.
wala naman pong required dito, hindi naman po networking na kailangan mo ng dalawa para lang kumita. So, wala pong ganun. So, mangyayari po dito ay at least two students po. Mayroon naman po kasi isa lang estudyante mo, one-on-one. So, nag-check na lang po kayo. Pero kung para sa demonstration, at least two students po para po mas mabilis tayo. Mayroon po kasi yung masyadong marami. Mahirapan po kayo mag-check mamaya. Eh, pag gumawa po tayo ng assignments. So, mas advisable po dalawa na estudyante po. Okay po. Balikan po natin yung email kung okay na po. Ayun. So, ito po yung ma-receive ng estudyante. Loading pa yan. So, nakagay dyan, class invitation. So, makikita dyan yung name ng class. Okay lang natin, nag-loading pa. Okay, ito po. Ito po yung marireceive ng bata. Just in case nag-send po kayo through email or via email. So, mangyayari po dyan, Google Classroom, hello, may greetings naman po. Then, naka-indicate po dyan yung email nyo. So, make sure po, ito po, nakalagay naman yung email nyo. Then, yung name ng class. Then, ito na po, yung profile picture na sinet po natin. Then, ang gagawin lang ng bata is to join. So, kailangan po mag-join ng bata para lang po siya pumasok sa atin. So, pag nag-join po siya, automatically, mariredirect po siya doon sa ako niya. Ito, nag-join po kasi nasa work is my passion. Huwag mo. Join. Yan lang po. Jo-join lang po yung bata. Kung sakali po na gusto niyo po ng video clip, kuha lang po kayo ng record itong video, then pwede niyo po siyang i-trim para po pakita sa mga bata. Or you can do it yourself po. I-record niyo po yung sarili niyo kung paano mag-join, then i-share niyo po sa mga bata. Eh, ito na po. Naka-join na po ako doon sa aking rate kong account, sa Sir Kevin CS8. Ganun lang po kasi. Tumatil. Then makikita po yung mga classwork na meron na pong appeal. Meron na po bang mga students? At least two? And sabi lang po kung meron na po para po makapag-proceed po tayo. At least 2 lang po, 2 lang. Okay na po yun. Kung may kasama na po kayo sa division nyo, kahit kayong 2 lang po. Isa po. Kailangan nyo lang po ng 2 kasama. Class code. Kung meron naman po kayong mga estudyante na sumobra, halimbawa lang naman po sumobra kayo sa 2 at meron kayong mga estudyante na hindi naman talaga kailangan, again, nabanggit ko na po kanina, click nyo lang po yung estudyante yon, then sa actions po, pwede nyo po siyang i-remove. So, ganoon lang po, simple. Next option po sa people tab, kung meron naman po kayong gustong ka-collaborate na teacher, halimbawa po, nangyari po kasi sa akin yan, meron po kaming class research, ako po sa Filipino, meron po sa English, ang nangyari po doon ay collab po kami, isa lang po yung magiging output namin. Pwede po yung mangyari na invite niyo po yung teacher, isang class lang po kayo, para naman monitor niya rin po na ano ba yung status doon sa ginagawa kong research sa Filipino. Kung sakaling collab po kayo, or pumayag kayo na isang output nila. Pwede po kayo mag-invite ng teachers. Same procedure lang din po, click nyo lang po yung invite teachers, then type the name or email of your teacher. Dapat alam nyo rin po. Sir, pwede ba na i-share ko yung class code? Pag share kasi yung class code, wala akong makita ng option na magiging teacher siya.
So automatically na pumapasok siya as student. So pag sinunod yung code sa co-teacher nyo, ang mangyayari, magiging estudyante mo siya. Kaya hindi siya advisable to invite teachers, type a name or email ng mismo co-teacher mo. Ask lang naman, kung isa lang naman yan, ano ba naman yung itanong mo lang, i-PM mo lang, ayan, ano yung email mo? So, ayan, pre, email mo. Collab tayo din sa isang subject. So, ayan, pwede naman po. Nangyayari naman po yan sa mga teacher na pare-pareho po ng grade level. Sa amin po kasi, mayroon kami tatlong set. So, tatlong teacher po, halos pare-pareho lang yung tinuturo sa same grade level. Pwede po mag-collab yung tatlo. Kung gusto po nilang gumamit ng isa lang po na Google Classroom. Hindi ako po magkakasundo sila. Kasi po, sila po yung mga owner nito eh. Pwede po sila mag-do ng changes, mag-add ng mga materials, pwede po sila mag-delete. Kung hindi po siya masyado marunong, eh, pwede po mag-delete yung mga nilagay niyo pong assignments and resources. O tingin ko naman po, wala namang gagawa. Comment down lang po, tsaka po mag-audio lang po kung sakaling nakapag-create na po ng dalawa para makapag-proceed po tayo sa classwork. Okay, meron na raw dalawa. Sir Van. Okay, two dummy students. Wala akong problema yan. Ang problema lang po sa dummy students, kayo rin po ang sasagot ng tanong nyo, sa assignments niyo po. Kasi po kailangan pong may feedback or makasagot po sila. Para meron po tayong gigiridan. Busy daw yung ibang teachers. Ayan po, i-share nyo lang po yung class code nyo. Tulungan na lang po tayo dito po sa session natin. Kung sakaling pong wala pa po kayong estudyante, share nyo lang po yung class code nyo. Para yung iba po na wala pa pong estudyante, i-copy paste po yun. Pero wala pa pong class na nakakadyan. Pwede po nilang i-copy yung class code nyo. Pag okay na po, dediretso na po kasi tayo sa classwork. So, review lang po ulit. So, again, na-personalize na po natin yung ating classroom. Parang brigada eskwela lang po yan. Pinaganda po natin. Pinaghirapan. So, para sa mga estudyante natin, once na-personalize natin, best picture natin para sa profile, then we have the best banner, we have the most attractive class name na pasok doon sa subject name natin. Then, nakapag-invite na rin tayo ng mga students natin via email or a class code. Pwede na po tayong mag-create. Ito yung pinaka-heart of Google Classroom, yung classwork. Ito yung kung saan makakapag-create tayo ng assignment, quiz assignment, question, material, and topic. So, isa-isahin natin.